guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay ang inyo pong love life ay long distance relationship? Ang asawa nyo po ba ay nasa ibang bansa? Or ang inyo pong nobyo ay nasa ibang bansa? Or kayo po ay merong ka-chat na nasa ibang bansa at kumbaga gusto nyo na hindi po siya maging mahilig habang kayo ay hindi pa nagkikita. At kumbaga mawawalan siya ng gana sa ibang babae. At ikaw lamang kumbaga mag-aantay siya hanggang sa siya ay makauwi or magkita kayo at sa iyo lamang, kumbaga ikaw lamang ang gugustuhin niya na galawin at wala nang iba pa. Ang video ng ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never po ay nakakaranas ng ganyan at kayo po ay nakakaranas ng kumbaga mga third party dahil nga po malayo kayo. Kaya po dumarating po yan sa isang magkarelasyon lalo-lalo na po pag mga long distance. Kaya napakahirap po ng ganyan. Gusto nyo po ba na siya po ay never na kumbaga nanaisin sa iba at kumbaga siya ay mag-aantay lang talaga sa inyo at aalisin po natin ang kanya pagiging mahilig habang kayo po ay wala pa. Pero ibabalik naman natin kapag po siya ay paparating na sa inyo. Ngayon po, ano po ang mga dapat nating gawin? Kailangan po natin ng underwear. Halimbawa ang ating minamahal or kaya aalis. Kunyari ikaw nanonood ka na ating video, papalis na ang iyong minamahal. Magtago ka na ng nagamit niya na underwear dahil ito ay isa sa pinakamabisa sa mga nagamit na. Ngayon, kung halimbawa namang wala ka nang nagamit na, kahit underwear niya or kachat nyo lamang siya, pwede po dito ay kahit kachat pero kailangan ng larawan ng tao at tunay na pangalan at kasama na po ang ipilido. Yan po yung mga materyales natin kailangan. Ano po ang mga dapat po natin gawin? Dito po muna tayo sa mag-asawa na meron kayong pinag-hubaran. Kumbaga ito ay hindi pa nalalaban. Ito po ay napaka-epektibo. Ngayon, isulat nyo po, kumuha kayo isang papel, isulat nyo ang tunay na pangalan ng inyong asawa. Sabi nyo po dito, pangalan at ipilido 3 beses. At pagkatapos po nito, ay lagyan nyo po ito ng asukal na pula, mas mainam pula. Tapos lagyan nyo po doon sa may pangalan, tapos doon po sa mismong punjo, yung pundilyo, doon nyo po siya ilalagay. At ito ay babalutin nyo po kahit plastic, kahit basta kailangan mabalot nyo po siya, kahit anong uri ng pambalot ay pwede po yan. At pagkatapos ay riritualan po natin siya. Dito po tayo sa may silangan, 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. At pagkatapos ay healing po natin sa araw na siya po ay hindi niya nanaisin na siya po ay makipagtalik sa iba at siya po ay kumbaga muwawalan siya ng gana at hindi titigas ito at kumbaga sa inyo lamang, kayo lamang ang makikinabang ng kanyang ari-arian. Ayan, basta bala na po kayo kung ano man ang inyong kahilingan, basta with feelings ang pagganap mula sa puso. At pagkatapos po niyan ay ilagay po natin siya sa freezer. Yan po. Yun po ay yung, kumbaga, naka-freeze na siya doon. Yung pangalan po niya at saka yung, ganun din po yung kanyang brief, yung kanyang underwear na ginamit, hindi na po yan titigas. Ang kumbaga, malalamig. Malalamig siya pagdating lalo na sa mga sexual na usapan. Kumbaga, hindi siya hindi siya magiging mahilig. Kaya kumbaga kahit may tukson dumating sa kanya, kahit magkadatuwad-tuwad tong babae, wala siyang gana. Kumbaga, hindi niya papatulan ito at siya po ay manlalamig sa mga ganyang usapin. Yan po isa sa mga pinakamabisang pamamaraan. Kaya kung ako po sa inyo, mga long distance relationship, ay para ang inyong mister ay sure na sure kayo or ang inyong missis, pwede rin po yan, inyong missis ay sure na sure kayo na mag-iintay sa inyo at hindi siya mag-iinit sa iba, ay mainam, ay maglagay rin po kayo ng ganito. Mapababae, mapalalaki, ay pwede po ito. Basta mas mainam, yung pong pinakamabisa po kasi niya, yung tipong nagamit niya na, yung tipong hindi pa nalalaban niyan po ay napaka-epektibo po niyan. At pagkatapos, syempre, kapag po siya ay uuwi na, ang gawin niyo po,
Pag halimbawa, syempre, mga ilang buwan, alam nyo naman, mga misis, mga mister, kung anong araw ang mga uwi niya, mga buwan, aalsin nyo na po siya doon. Pero, mainam, alsin nyo po siya doon, yung malapit na, kasi po, baka biglang mag-init yan, may mga kilala doon, matukso pa, papauwi na, natukso pa, humabol pa. Kaya mas mainam, mga, yung sure ka na, malapit na, mga 2 days, or kaya mga, pwedeng mga 1 day na rin before na siya ay umuwi, alisin niyo po siya doon. At mainam, kumuha kayo ng tubig na nasa mainit na lalagyanan or mainit na tubig, i-dip niyo po doon yung lamig. Hayaan niyo po siya doon habang siya ay papunta na dito. At pagkatapos, itabi niyo lamang ito para pag sa susunod niyang pagbalik, yun na, ilalagay niyo lamang po ulit siya doon sa ating ano, sa ating freezer. Mainam ito, basta itatago nyo mabuti kasi meron akong kakilalang ganyan ay nakita sa taguan yung brief niya tapos may pangalan. Nagduda tuloy yung asawa. Mahirap kasi alam nyo po, pag yan nagduda sa inyo, mahirap na po siyang gawan ng ritual. Mag-iisip yan na masasama sa inyo kesa sa tiwalang-tiwala siya. Lahal mo, kakain siya, may ilalagay ka. Yung iba yung ganon, iba yung may tiwala na iba yung alam niya na wala kang alam. Mas mainam yung ganon. O, ito na naman po para sa mga kalibin at wala pong wala siyang or kaya sa asawa na wala po siyang pinaggamitan, pwede rin po siya basta brief, basta kailangan po natin ng larawan ng tao at tunay na pangalan ng tao. O hindi nga nun, mas maganda po dito yung whole body na maliit lang na larawan na. Tapos isulat nyo po yung tunay na pangalan at ipilido 3 beses. At pagkatapos po nyan, di ito yung punjo, kahit po yun nalaban na, basta importante dito, may larawan ng tao at tunay na pangalan. Yung punjo ng mismong brief, ilagay nyo po si larawan na mayroon pong sulat na 3 beses na pangalan, ilagay nyo po asukal na kulay pula. Tapos i-fold nyo po siya ng maliit. Tapos itali nyo rin po siya, ibalot nyo rin po siya at itali ng mabuti. Pagkatapos maghumingi po tayo ng ano sa araw, sabihin po natin ang lalaking itong si ganyan, 3 beses ang pangalan, ay akin lamang at wala siyang ibang mamahalin habang siya ay nasa malayo. Kumbaga, ako lagi lamang ang kanyang iisipin at sasambahin, ganyan ang mga hilingan po dyan. Tapos sabihin nyo po, hindi po siya, kumbaga, hindi siya malilibugan sa iba, sa akin lamang siya, kumbaga, sa akin lang siya mag-iinit at mawawalan siya ng gana sa iba. Kahit maganda tuwad-tuwad ang mga tukso dyan sa kanyang paligid, ay never niya itong papansinin at sa inyo lang lamang siya gaganahan. Ikaw lamang ang iintayin niya. Mga ganyan ang mga kahilingan yan. At pagkatapos po niyan, sabihin niyo po dito sa ating wishes, sa ating pong ritual na yon, sabihin niyo po, ako'y mag-aantay sa kanya. Tapos sabihin niyo po, basta bahala na po kayo kung ano mang kahilingan niyo doon sa ating ritual. At pagkatapos po niyan, ay ilalagay niyo po ito sa likod din noong ating sa may freezer sa likod. Kailangan po magyayelo siyang mabuti ha. Mas mainam po yung magyayelong mabuti. At ganun din po yung gagawin ninyo kapag po malapit na siyang dumating or kachat nyo po siya, yan po ay uuwi. Kasi parang siya po inaas ng bulate na parang hindi siya mapakali at ikaw ang hahanapin niya. At kapag malapit na rin siyang umuwi, ayun po ang gagawin nyo ba? 1 day ago para po kasi baka magpahabol pa yan, ay makakita pa yan, lalo't mahilig, ay talagang magpahabol pa bago makaalis. Kaya kailangan ilalagay nyo siya sa tubig na mainit, i-dip nyo po siya doon para mawala yung pagkayelo, ay para mag-init siya kapag ka ikaw ay nakita. Kumbaga sa'yo lamang po siya kumbaga mag-iinit, ikaw lamang ang lagi niyang hahanapin at wala ng iba pa. Yan po ay ilan sa mga ritual na napakabisa tungkol po sa mga ganyan. Lalo-lalo na po yung mga mahihilig at kumbaga para safe na kahit ikaw ay lumayo, ay alam mo na hindi siya, kumbaga may ritual ka nang ginawa. Alam mo na hindi niya gagawin yon dahil ikaw ay lagot siya. Kasi kapag po ito ay ginawa niya, halimbawa gumawa kayo ng ritual at siya talagang kinokontrol niya yung sarili niya. Parang gustong gusto niya na parang hindi niya maitinda ng kanyang sarili at minsan siya nagkasa. Ala, iyon po ay kumbaga pagsasaktan siya ng yung pinakadulo ng kanyang ari ay kumbaga sasakit at iisipin niya ayoko, hindi na uulit. Kumbaga bibigyan siya ng lesson ng ating ritual kaya malabo na siya na gumamit pa ng iba. Basta kailangan pag siya malapit nang dumating kasi baka pati sa inyo hindi na siya, mawala na siya ng tuluyan ng gana. Kaya kailangan aalisin niyo siya doon. Parang awa niyo na lamang kasi nakakaawa naman po kapag po yan itinabangan na baka po yan magkaroon ng sakit, di ba?
ay ang mas mainam ay kapag malapit na po siya, doon po ninyo pag-iinitin naman. Yan, ilagay niyo po siya sa mainit na tubig, idip niyo doon para mawala yung lamig ng ating ritual. Yan po ay isa sa mga pinakamabisa at kakampi po natin yan. At malabo na yan na matukso pa sa iba. Ikaw lamang ang, kumbaga, sa iyo lamang siya mag-iinit. Kasi maiiyamot din yung mga ibang babae na, halimbawa, may gusto sa kanya. Maiiyamot din dahil wala eh, hindi siya tigasan sa ibang babae. Kaya wala din, lalayuan din niya ng mga tukso. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ito po ay gawin ninyo mapakalibin or mapaboyfriend, makachat or kaya lalo-lalo na syempre ang mag-asawa at ikaw ay merong hinubad na hindi mo pa nalalaban, yan po ay napaka-epektibo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!